Welcome back to my channel, guys. AJ here, at welcome din sa panibagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, please subscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos nating ilalabas. Diretso na agad tayo dito sa spot. At kung pansin nyo, guys, ang daming mga baitfish na nakaangat. Pelagic season is still on, kaya today's episode, puro mga pelagic yung huli natin ngayon. So ano pa hinahintay natin? Let's get straight into the action. At this moment, habang pababa tayo, nag-observe din ako sa mga movement ng baitfish at the same time, kaya sa kanila ako nakafocus ngayon. Sila kasi yung magbibigay ng sign na may paparating. At yun na nga, halfway through, sinalubong tayo ng mga king mackerel at eto yung pinakamalapit. Napababa ng konti sa spine shot, pero it's a good holding shot naman. Hindi tayo nakabuhi ngayon, kaya iyak yung reel natin. Ito yung gusto ko sa mga king mackerel. Kahit gaano pa kalakas yung initial run, pag napagod na yan, bibigay talaga. Mackerel shot around mga 10 meters lang yun kasi doon sila nangahantas natin, dalawa sila guys, meron pang isa, sana mahuli din natin yun. Around 10 kilos up kasi hindi ko fully mahawakan yung buntot. Yan yung mga palantanaan ko guys, ang lakas mga hila, muntik pa ubusin yung reel natin. Alright, taas ng nahila niya guys, kaya mahaba-habang line management din to. Dapat din kasi para iwas error. Every after shot, dinodouble check ko lahat yan. Lalo na tong flopper kung walang nakastock. Habang nasa ibabaw ko guys, biglang may dumaan na isang king mackerel na naman. Kaya dali-dali akong nag-dive. I'm sure ito yung kasama nung nahuli natin. An inch away guys, bago ko palabitin yung trigger nang biglang nag-kick pa ng konti. Within our range naman, pero hindi kasi ako basta-basta tumitira pag hindi sure shot. Minsan kasi, hindi maganda yung pagkatama. Or worst, madaplisan mo lang. May na-experience kasi ako mag-dive sa ibang spots at may nakikita akong mga king mackerel or ibang isda na may sugat at ang hirap nila palapitin guys. Kumbaga, takot na sila sa tao. Hindi natin na-close yung gap, huwag pilitin para hindi mabulabo, and let's go back to the surface. Inches na lang para kalabitin ko yung trigger. Pero lumayo pa. Hindi ko na lang pinilit kasi nagdalawang isip ako. Ah, sayang. Nalapit lang guys. Yun yung kasama kanina. Same size or malaki pa yung isa. Antayin na natin na bumalik ulit yun. Sana maklose natin yung gap talaga. Kunting-kunti na lang para tirahin ko yun. Ayos lang yan. May oras pa tayo. Let's go! Ilang saglit lang, bumalik at umikot pala yung king mackerel, pero di ko napansin guys. Dali-dali ako nag-dive, pero this time, medyo nalay tayo, kaya ayan, may kalayuan na. Abot na tayo ng sunset guys at hindi ko na nakita ulit yung isang king mackerel. Pero goods pa rin, nakaisa tayo at malaki din. Kaya let's go home.
The next day, bantay na naman tayo sa tubig at may buoy na tayong dala with breakaway setup para safe and secured. Straight into the action, sa dive na to, our first fish of the day. We are on the right time and on the right place. Bumungad agad sa atin guys, apat na dog to tuna kaya nakafocus na ako dito sa isa. And I'm about to pull the trigger nang biglang naka-safety lang pala guys. Buti na lang, hindi pa lumayo. Hindi ko na inantay na mag-broadside guys, baka kasi biglang lalayo. So I took the shot. It's a drop barb shaft naman kaya kampante ako na kakapit yan. Sobrang lakas talaga ng mga dog to tunas. Tingnan nyo naman guys, first time ko makita yung buoy ko na umabot ng ganto kalalim. Kaya hinawakan ko na, sabay hila and the tug of war begins. Inantay ko lang na makabalik yung positive buoyancy nito saka ko na binitawan. Ilubog yung buhay natin guys. Dami nating pinalampas na isda guys, nakakaantay dun sa kasamang mga dog to tunas. Pero wala talaga, inabot na tayo ng dilim. Kaya sa dive na to, tumira na tayo, our last fish of the day, para makauwi na. Sakto naman, pagkalapag natin, may dumaang tatlong white tang trevally, kaya kuha tayo ng isa. Dito niya nakuha yung pangalan niya guys, tingnan niyo naman yung dila, kulay puti. Handi-handi yung local name namin dito guys. Nakadalawa din tayo sa dive na to, isang dog to tuna at isang white tang trevally. This is enough, let's go home. Kinabukasan, dive na naman. Andito pa rin yung mga pelagics kaya nakabuhi pa rin tayo. Ganda ng panahon natin ngayon guys. Kita nyo naman, sobrang linaw ng tubig. Pagdating natin sa spot, observe muna sa mga bait fish. At nung nag-iba yung movement nila, dive na tayo. And this is our first fish of the day. Buti na lang talaga nakasanayan kong tumingin dun sa malalim na part every time I go down. Dahil dito, minsan kasi, nasa ibabaw lang sila nag-hunt. Di naman, kaya na-retrieve din natin. Hmm.
muna natin yan dyan at nang makapang-sphere pa tayo nang hindi mabigat hilain yung buoy. Our second fish of the day, sa dive na to. Pagkalapag natin, sumalubong agad, dalawang king mackerel or tangige. Medyo malaki-laki yung unang lumapit, kaya eto yung kunin natin. Papalayo na sana, at buti na lang, naabutan pa. Nasa buntot natin na tamaan, pero it's a good holding shot naman, kaya no worries. Nakadalawang king mackerel or tangige din tayo sa dive na to. This is enough, kaya let's go home. And that's it for this episode, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. Cheers.